kong sabihan kang cute, pero ang tingin din pala sa'yo, mahina ang ulo. Relate dyan ang ibong ito na maraming nakukyutan. Ang cute niya. Pero medyo raw bobo. Hango sa isang Espanyol na word. Ang ibig sabihin ay bobo. Kapag lumipad ay napaka-elegant. Pero kapag nasa lupa ang ibon na ito, ito ay napaka-clumsy. May mga dayuhan o foreigner na naglanding sa Cagayan de Oro City. Cute na mga ibon na kung tawagin, booby. Ang cute na ibon, nasa pangangalaga ngayon ng Wildlife Rescue Center ng DENR sa Cagayan de Oro City. Kulay brown ang balahibo at katawan, puti ang dibdib. Wow, it's a once-in-a-lifetime experience to see. Ang mata, asul. Dilaw naman ang kulay ng kanyang tuka. Ang paa, parang sa mga bibe. Malapad ang pakpak nito, pero hindi siya makalipad. May maliit na sugat. Ang tawag sa ganitong breed ng ibon, booby. Madali siyang matisod, tapos malamya siyang gumalaw. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit siya nahiwalay sa kanyang grupo. Ang booby bird kasing ito, na pinangalanan din nilang booby, hindi raw endemic sa Pilipinas. Ibong dagat ito, seabird. Una siyang namataan ni Teddy na naglanding sa kalsadang ito sa barangay Agusan. At siya lumipad, ma'am. Katapos, ma'am, minawakan ko ulit yung pakpak niya malakas. Nagkagulo kasi noon lang din sila nakakita ng ibo na yun. Dinakip ko siya doon sa kalsada kaya baka masagasaan. Palibasa cute. Kaya si Booby, suplado. Dito banda, kinukal ko, ma'am. Tapos dito sa kamay. Kaya ikinulong muna siya sa kulungan ng manok. Nakaroon ba dito ko kitaan na ba? Naisip ba? Nakaroon ba kitaan ng langgam ba? Nasalaan siguro niya siya. Isa kayo ni barko. Pinakain siya ng husband ko ng kanin. Hindi niya kinain. Nagbili siya ng isda sa palengke. Mas mahal pala ang kinakain niya kaysa ulam namin. Ilam mo na niya oh. At sakto man, bam, natamban ang ibang bam kay. Gamay raigo. Gamay igo ra siya ang baba. Hanggang itinurn over sa DENR. May maliit na sugat. Posible. Sa pagdakip siguro ito, binigyan namin ng medisina. Makakalipad naman po siya. Based sa nakita ko, siya po ay isang juvenile na booby bird. Kasi pag adult na po is wala na itong brown-brown dito sa kanyang belly. Pag gumawa ko ng pagkain niya, parang nakikita niya kahit malayo na ako kasi excited talaga siya. Magano-ganon lang talaga siya. Ang lahi ni booby, nanganganib na rin palang maubos. Si brown booby po ay nakalista po siya under sa endangered species. Konti na lang yung population nila sa wild. Nakatagpo man ang bagong mga kaibigan sa rescue center. Iba pa rin daw kung si booby magiging malaya. Kasi pag tinagalan pa natin, baka masanay siyang binibigyan ng pagkain. At para hindi siya ma-stress kasi wala siyang kasama. Masasaktan talaga ako. Pag makawala na sila, kailangan talaga tanggapin. Kaya nito lang Biyernes, matapos mabigyan ng clearance ng veterinaryo ng Provincial Veterinary Office ng Misamis Oriental, si booby. Makalipas ang halos 2 linggong pagkakakulong, pinakawalan na. Salamat ako. Yung baby bird, masaya siya, nakampantin ako, nakalipad na siya. Of course, it will adapt back sa kanyang natural habitat, no? If nakita po natin na nasa peligro po sila o nangangailangan po talaga ng tulong ang ating wildlife, agad po nating i-report sa pinakamalapit na DNR office. Ano man ang sabihin ng iba, para kay booby at sa kanyang mga kalahi, manalo, matalo, cute pa rin kami. Sa paluwagan, hindi na lang daw pera ang sinasahod ngayon. Pwede na rin ang retoke. Gusto mo bang magparetoke ng mukha pero wala kang pera? Ang ginawang solusyon ng iba para may pampaganda sumali sa mga paluwagan. Ang schedule daw dito ng sahod, idinadaan sa roleta. Pero ang kanilang sinasahod, hindi pera, kundi opera.
pwedeng rhinoplasty o hindi kaya mixed surgery. Basta pasok sa budget na 50,000 pesos. Retoke Paluwagan! Ang mommy of three na si Cynthia, pangarap daw talagang maging sexy. Bilang babae, gusto mo rin na i-plant yung katawan mo. Kaya sumali siya sa Retoke Paluwagan. At dito na isa katuparan niya ang pangarap niyang BFR o Buccal Fat Removal na nagtanggal ng excess fats sa kanyang pisngi. V-line surgery para maghugis bigas ang kanyang mukha at yung tinatawag nilang foxy eyes para magmukha rin daw siyang chinita. 10 kami sa batch namin. Every 15-30 is 6,000 for 4 months. Nagsimula raw na insecure si Cynthia nung siya'y nanganak, lalo't umabot daw ang kanyang timbang ng 75 kilos. Sobrang nangamatis talaga yung ilong ko. Nagkaroon ako ng double chin. Yung chan ko talagang parang laging buntis. Ang kanyang waistline naging 36 inches. Tuwing summer, hindi talaga ako nakakapagsuot ng gusto kong sexing damit. Sinasabi niya na medyo naging lotion ka. Una niyang ipinaayos ang kanyang ilong. Ang nagastos niya rito, 25,000 pesos na galing sa sinahod niyang pera sa karaniwang paluwagan. After kong maoperahan, I want more. Parang syempre nag-iisip ako kung paano mag-gain ulit ng pera. Hanggang sumali siya sa Retoke Paluwagan na nakita niya online. Yung creative financing, nangyayari na yung ganito dahil some people cannot really afford this, yung pagpaparetoke. Itong paluwagan rin naman na ito is also a way for them to get a lump sum money. Sa BFR is August and then sa V-line is October. Sa Fox ay parang same ng October din. Ibang days lang. At para makapag-bikini siya, nag-avail na rin si Cynthia ng tummy lipo na ang puntirya ang kanyang mga bilbil. Kumuha naman ako ng dalawang slot. 10,000 per slot. 10 months naman kasi to. Ang nakuha sa akin is 2.4 liters. Makalipas ang 5 opera, heto na si Cynthia ngayon. Hindi na raw siya mapagtaasan ngayon ng kilay at masabing Cynthia o sino siya. Ang kanyang mukha, mas umaliwalas. Ang dating 36 inches na bewang, 28 inches na lang. Ngayon kasi parang nakakapagsuot na ako ng sexy. Medium size na lang ako ngayon, unlike before na double XL. Sobrang laki ng changes. Ang Retoke Paluwagan na sinalihan ni Cynthia, inorganisa ni Bev. Lahat ng hulog nila per cut-off, yun ang magiging collection natin. Yun ang ibabayad natin cash sa clinic. Meron daw silang ka-tie-up na cosmetic clinic. After natin magbayad, magpapaschedule tayo kung kailan ang surgery. At para naman daw hindi sila mapasukan ng scammer, mahigpit daw sila sa requirement. Kailangan may government-issued na valid ID, proof of income, at selfie na hawak pa ang ID. Meron tayong written agreement, notarized po ng attorney din. Kinukuha ko na dun sa hulog yung cut ko, 2K sa akin. Yun ang pinaka-admin fee ko. Ang 25 anyos na si Joshua, sumali rin sa Retoke Paluwagan para naman ma-achieve ang inaasam niyang matangos na ilong. Naging siopaw din yung mukha ko. May time na sinasabi sa akin na busog ka, baka kakain mo lang. After 3 months, parang may kulang pa. Pwedeng bawasan yung taba sa pisngi ko. Yung sa BFR ko, 25,000 for 2 months. Every insanus katupasan, magbabayad ako ng 6,250. Ngayon, mas confident na raw si Joshua sa kanyang beach selfies. At yung naging coping mechanism ko, yung pagpapainahan sa itsura ko. Ang plakadong ilong ang siya rin daw pangarap ni April na madalas daw sa kanyang ipuna kahit na ng kanyang jowa na si Jober. Maganda ka sana, kaso pangungka, parang nangangamatis.
Sinubukan naman daw ni April na mag-ipon pero madalas daw niya itong nagagastos. Kaya sinubukan niyang magretoke paluwagan. Mas convenient kasi siya, mas mababayaran ko po siya. Hindi po siya mabigat sa bulsa. Nagbabayad kami every month ng 4K. Yung total po ng paluwagan is 40K. Pero inilihim ito ni April sa kanyang partner. Baka magalit po kasi siya. Baka isipin niya na ginagastos ko yung pera namin para dun sa retoke. Pinag-ipunan ko po talaga yun. Hindi kasi ako naniniwala sa ano, ma'am, na mahalin mo yung sarili mong ano, face. E minsan nabubuli ka nga eh. Siyempre, nakaka-hurt din yun, ma'am. Aside from financially prepared. Of course, patients should be mentally and psychologically prepared. Magkakaroon ng problema if they do not meet the expectation that they want. Ika-anim sa 10 sa sahod ng retoke paluwagan si April sa kanyang batch at ang kanyang rhinoplasty procedure, pagpapatangos ng ilong, nakaschedule na nitong Biyernes. Sumailalim siya sa consultation. Mga risk niya kailangan mo intindihan bago ako pumasok. Siyempre, mga scar, infection. Hindi iba ko kasi ito pa nagnanana. Pag nag-infect or nag-reject. Ay, tatanggalin yung implant, then mag-antibiotic tayo. Inabot ng mahigit isang oras ang operasyon ni April. Hello! Wala pala tamawa. Namaga man ang kanyang ilong hanggang tenga naman ang kanyang ngiti. Super happy ako kasi na-achieve ko na yung gusto kong ilong. Medyo masakit nga lang talaga. Pero tiis ganda. Looking forward na po sa aking ilong. Hi! Uyo ka sa akin ngayon ha. Inaasar-asar mo ako ha. Mananatili ang self-acceptance kung sa tingin mo ikaw ay enough or contento na sa buhay. May satisfaction at may positive emotion. Basahin natin yung intensyon ng taong nagpaparetoke. Kasi baka mamaya nagpaparetoke lang ibang tao dahil sa udyok ng ibang tao, tapos sa kalaunan, hindi naman nila kayang isustain or hindi nila needs yung pagpaparetoke at mauwi lang din sa conflict ng pamilya or ng mahal sa buhay. Unfortunately, ang paluwagan, ano yan eh, parang mga private contracts lang yan. Wala talagang regulation ng gobyerno. May mga nangyayari na hindi dapat. Kawawa din yung mga nabibiktima. Kung hindi siya katiwa-tiwala, eh huwag mo na isugal ng pera mo. Sa pagsisikap ng iba tungkol sa kanilang itsura, hindi tayo pwedeng maging judgmental. Kanya-kanyang standard at desisyon at pagpapasya. Pero doon sa mga sasabak sa ganito, siguraduhin lang na ligtas. At sa mga nagbabalak sumali sa paluwagan, sana lang pagkasweldo, walang takbuhan! Ang pagpasok sa eskwela para sa mga estudyante dito sa Dingle sa Iloilo, pahirapan! Ang pila kasi para makasakay ng balsa patawid ng ilog, parang pila balde. Ang mahabang pila para makasakay ng pampublikong transportasyon, hindi lang nangyayari sa mga abala at malalaking syudad. Pati na sa mga maliliit na bayan, katulad ng Dingle sa Iloilo. Katunayan, ang pila rito, kalimitan humahaba ng mahigit 200 metro. Pero hindi tren ang tiyagaang pinipilahan dito, kundi balsa. Para maunawaan at maranasan din maski papaano ang araw-araw nila ngayong pasakit, nitong Webes, lumipad ang aming team pa Iloilo. Mula rito sa munisipyo ng Dingle, babiyahe tayo ng around 20 minutes daw para marating natin yung barangay Kamambugan. Yung lugar kung saan nasira nga yung tulay at dahil doon pahirapan ngayon ang mga estudyante sa pagpasok sa eskwela. Punta ko tayo doon. Kita mo dito yung paghihirap ng mga tao. Napakaikli lang nung naputol na bahagi. Kaso yung paghihirap naman na idinulot nito para sa mga taga rito, talagang kalbaryo. 11 barangays po ng bayan ng Dingle ang affected. Mula po nung naputol ang tulay na ito, tinamaan po ito ng Odette, December 2021. Sumunod yung Agaton.
April 2022. Mula noon, hindi na po pareho ang buhay ng mga taga rito. Mag-iisang taon na mula nung naputol ang kanilang tulay, hanggang kailan daw ho ba sila magtitiis. Pebrero nitong taon nung naisipan ng bangkerong si Artem na gumawa ng balsa. Ito para sa mga pasahero, hawakan para hindi malaglag, rubber para hindi mabasa yung sapatos. Itong salbebeda, in case of emergency, may hagis kami sa malaglag sa lantay. Donation lang ma, kahit magkano, 5 o 2 piso. Nadatnan ko ang rush hour ng pila ng mga estudyante sa hapon. Saktong uwian galing eskwelahan. Kamusta bang pagpasok sa eskwela? Mahirap kasi delikado baka mahulog kami. Pag senior, mahirap matarik po, tsaka maglalakad pa. Hindi ka maka-aksyat. Mas maganda sana kung matapos na kaagad ang tulay mo. Lalo pag may mga aksidente. Paano makapunta agad? Kasi ilang oras pa bago makapunta sa bayan, ma'am. Mga ambulansya, hindi makaano agad kasi ang layo. Sobrang layo talaga, ma'am. Kaya ka sana mag-aksyonan agad to. Ayan o, 2 yung pila meron doon, tapos dito, take turns. Kasi kada balsa, 6 lang yung pwedeng isakay para hindi tumaob. Kailangan talaga pumila yung mga bata. Teka na, pumila na tayo. Muusad na o. Naabutan ko ang grade 7 student at 13 anyos na si Nicole. Hindi ka nang hihinayang sa oras, Nicole? Yung biro mo yung pinipila mo dito, sana gumagawa ka na ng assignment. Hihinayang po kasi po pagdating ko po dun sa bahay, gabi na po. Nakatira si Nicole sa pinakadulong barangay ng Dingle, ang barangay Tula-Tulaan. Kung dati, alas 5 ng umaga nagigising si Nicole, ngayon, alas 4 na raw, naghahanda na, papasok ng eskwela. Harapan po, araw-araw po, umigising po ako ng maaga kasi po malayo pa po yung biyahe papuntang eskwelahan po. 15 minutos na lakaran. At 30 minutos na biyahe sa habal-habal ang kailangan niyang bunuin bago marating ang pampang ng ilog sa barangay Kamambugan. Pag maaraw na po, yung marami na pong mga tao, marami na pong pila, dulo na din po ako. Matagal-tagal pa po akong makaalis dun at makasakay ng lantay. Kaya madalas po nalilate po ako sa school. Meron naman daw ibang daan, pero kalahating oras pa ang layo nito, mas mabilis pa rin kung sa balsa na lang. May alternatibo pa rin namang daan, katulad ng hanging bridge. At ang binuksang daan malapit sa dam, pero inaayos pa ang mga ito. Magkano nagagastos mo? Yung pamasahe ko po, kapag nakatawid na po ng hanging bridge is 15 pesos. 15 pesos ulit pa uwi? Opo. Naku, edi 30 pesos na yon. Sa balsa, nag-donate ka? Opo. Magkano? Kahit ilan lang po. Mag-alas 4 po kanina nung nagsimula kaming pumila ni Nicole. 4:45 na po ng hapon. So hindi lang pala 30 minutes ang inaabot minsan ng pila. Kasi dun pa yung dulo, andito pa lang kami. Siguro mga 2, 3, 4, mga 5 batches pa ng balsa bago kami makasakay. Okay. Isang oras na tayo dito. Ah. Okay lang. So minsan inaabot ka rin ng gutom dito siguro. No? Opo, minsan. Grabe pala yung pila. Meron mo doon, 2. Tapos ito pa. Hindi lang 30 minutes ito. Isang oras na ho kami. Kawawa yung mga bata pagpasok. Tsaka pag-uwi. Required ba sa school mag-high heels? Ang hirap. Putik-putik. Napaka-alikabok. Tapos sa akit ka medyo steep. Kaya naman. Kahit malayo ang inuuwian ni Nicole, pursigido ang bata na makatapos. Consistent honor student siya sa kanilang klase. Kapag pinabutihan ko po yung pag-aaral ko, hindi na po kami maghihirap at saka po matutulungan ko na po yung mga magulang ko. Mahal na mahal ko po talaga sila. Nahadlo ko gani, nga dira siya mag-agi, ma'am. Kaya kung magbaha, siyempre mataas dyan niya tubig. Ti siling ko, hindi siya kamaan maglangoy. Pero why kot nahimo, siyempre, kung maglibot, magasto sa pamasahe. Ah!
kasi siyempre mabudla yung sitwasyon. Tapos wala steady trabaho. Mabudla yung siya, ma'am. Ano ba gusto mo maging? Gusto ko kung maging nurse. Ito na, Nicole. Sasakay na rin tayo sa wakas. Ay. Makalipas ang isang oras sa pagpila. Mag-aalas 5 na po ng hapon. Sa wakas, makakasakay na rin kami ni Nicole ng balsa patawid doon para makauwi na siya doon sa kanilang bahay. Ayan. Grabe ho yung pila, oh. Okay ka pa? Okay pa. Ikaw, Nicole. Ikaw, araw-araw ganito. Anong ginagabi kami umuwi? Paano ho yung sitwasyon ng mga bata rito, sir? Gumawa po ng adjustments po ang ating schools. Usually, 7:15 po is yung ating first period. But inuurong po iyon sa 7:30 para sa hapon magbigyan po sila ng time na makauwi early. So inuurong din po yung schedule from 4:30 to 4 o'clock. Ang pagtawid sa ilog, hindi lang pasakit sa mga estudyante, pati na rin sa maraming residente. Katulad ng inang si Carlene. Carlene, kamusta ba buhay niyo rito? Ang hirap pumunta ng bayan, ang hirap pumunta ng school kasi wala kaming choice, wala kaming madadaanan. Kung tatawid daw kasi sila sa dam o sa hanging bridge, kailangan pa nilang mamasahe na malaking kabawasan sa kanyang sweldo bilang kasambahay. Ang hirap talaga kasi 5 yung anak ko, double ride kami, back and forth, so 160. Paano pag malakas yung agos? Ayun, hindi kami tumatawid, hindi nag-ooperate yung balsa. Buti hindi nagre-reklamo yung mga bata na ayaw na nilang pumasok kasi ang hirap. Hindi naman, ma'am. Ako yung sumusuko. Tuwing umaga, binubuksan mo yung wallet mo. Kasya ba to? Hirap talaga, ma'am. Para makatulong ang 15-anyos na anak ni Carlene na si Carlos. Sumasideline sa paghila ng balsa. Racket niya ito bago at pagkatapos pumasok ng eskwela. Ano oras ka nandito? Mga 5. Tapos maglantay ka na, ano oras ka titigil para pumasok? Mga 6:30. Hindi mama, makapasok ka na agad yung magbugtaw mo para makakagisuslahan mo, katuon ka maya din. Para ka-graduate nga ako, ano, makabukol ka mga... O magkano ang kinikita mo sa paglalantay? 200, ma'am. Oo, malaking bagay yun. Ano? Ito po ang ingipon ko galing sa lantay. Nakailan na? 1,000, ma'am. Ingipon ko para ibili ko ng cellphone. Natakot mo for me, ma'am, eh. Kay na... Anad doon, ma'am. Duway doon lang. Kasi kung magpuan, madagdag yung pasahiro. Mo ka na. Mula tigamay, laya karga na mo, di ma'am, pasahiro. Pero marunong ka naman lumangoy. Hindi, ma'am. Ha? Hindi ka marunong lumangoy, pero ikaw tagalantay. Paano yun pag nahulog? Safety, ma'am. Kalbaryo rin ang pagtawid sa balsa sa mga katulad ni Jeremy. Nahirap maglakad dahil sa kanyang polio. Mananakit lawas ko, doon trabaho. Kapanglaba ako, kapasaan ka kahoy, kapaninlo, sunod ka balay. Masakit lang pa ako. Paano nakakaya, tay? Nalalayan ko pag bumaba dito sa ano sa lantay. Pagkat din doon, nalalayan ko, mabagal, ma'am. Anong sadya nyo sa kabila? Magsisimba, magmalingki, ang mahal ng mga bilihin doon sa mga tritindahan na doon sa barangay. Kung doon kami sa ano sa bayan, makatipid kami. Ang operasyon sa balsa, inaabot hanggang gabi. Baka merong kang gustong sabihin dun sa mga kinauukulan. Gusto ko lang, ma'am, mapabilis ang pag-ayos nito, ma'am, sa gobyerno. Dahil magdasig lang kay Adman para hindi makakakuan sa estudyante. Maglibot isa sa hangin bridge. Ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng dingle at kawani ng DPWH may paliwanag kung bakit natatagalan ang pagkumpuni sa naputol na tulay. Kailan daw humagagawa itong tulay dito, sir? Bali, yung target timeline po nila talaga is April 15 po, 2023. Saang stage na po ba itong ginagawa ngayon? Sa aming assessment ngayon, sa foundation sila ngayon.
Sinisikap naman daw nilang bilisan ang paggawa ng tulay dahil alam nila ang kalbaryo ng mga taga rito. Sa mga tao, konting pasensya, konting pag-unawa na lang kasi alam naman nila na mahirap talaga i-construct dito kasi pag umulan, malalim tubig dito, hindi makadaan yung mga equipment. Ang tanong ko ng mga taga rito, kailan daw humagagawa itong tulay? May instruction na kami sa contractor na ipastak talaga yung construction. So mga expected ho, kailan magagawa kaya ito? Yung bago nilang expiry is sa July 28, 2023. Umaasa ang mga taga rito na sa lalong madaling panahon, matapos na ang tulay para hindi na dagdag kalbaryo pa sa mahirap na ngang agos ng pang-araw-araw nilang buhay. May hahabulin daw ang mga mamang pulis na ito sa Police Regional Office 8 sa Palo, Leyte. Pero hindi mga snatcher o kriminal. Maya-maya lang, i-flinex na nila ang kanilang muscle o muscle sa katawan at saka isinuot ang kanilang running shoes na istileto? High heels talaga? Ready? Set? Ito ang taunang istileto run ng sangkapulisan. Pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Kanya-kanya silang rampa. May pakaway-kaway pa. Iba, hirap man sa paglakad, poised pa rin. Ang mananalo kasi sa Stiletto Run, mag-uuwi ng tumataginting na 25,000 pesos. Kilalanin natin ang mga in the running. Ang ating unang runner, si Patrolman Gualbi, who stands 5 feet 3 inches. Pero nung naka-heels na, 5'6 na. Parang Katrion inspired yung ikot. Tinitignan namin yung technique kung paano suotin or paano idala yung sapatos. Si Patrolman Gualbi, praktisado daw talaga. Sa pakikipaghabulan sa illegal vendors. Hinuhuli sila kasi bawal magtinda sa ligid ng kasado. Hinabol ko yung illegal vendor dahil sa mabilis yung takbo ko. Pare, pulis ako. Kaya yun, nahuli namin. Malambot yung katawan niya sa rampahan. Pero kahit na ganun siya, isang mabuting PNP personnel tsaka magaling siya sa trabaho. Katulad ni 2018 Miss Universe Catriona Gray, si Patrolman Gualbi, praktisado ang pagrampa ng nakatakong. Maning-mani ang lava walk at slow-mo turn. Nag-steleton ako sa mga school activities. Pero ang hinahabol daw talaga niya na maging role model sa buhay ang kanyang tatay na retiradong pulis. Naingganyo ako maging pulis since bata pa kasi ako. Pumapasok yung papa ko, nagjo-duty. Nakitaan ko talaga na gaano ka-noble yung trabaho, ang sakripisyo na pagtulong din sa community, sa pamilya. Our next runner, ang bortang si Patrolman Brevin. Ako nga pala, si Patrolman Brevin Canastillo, 25 years old, from Katarman, Northern Samar. Jumbo, hotdog, kaya ko to! Laban! Hindi bali ng first time daw niyang mag-heels. Ang madalas daw kasi niyang suot, workout shoes sa tuwing siya'y nag-gym. Pagkatapos po ng trabaho, pumupunta po ako sa gym. Yun na po yung lifestyle po simula po nung college ako. Para alalayan si Patrolman Brevin sa pagrampa ng nakatakong sa isteleto niyang may taas na 4 inches, nariyan ang kanyang ka-LDR o long distance relationship na nobya na si Laika, na dating beauty queen. Kino-coach siya nito via video call. Okay naman siya kasi part naman ng trabaho. Pero nung nakita niya yung video mo, doon siya nagulat. Pero wag daw papakampante sina Brevin at Patrolman Gualbi. Lalo't comeback is real para sa ating huling kalahok. Patrolman Anthony Salamia, try and try until you succeed. Si Patrolman Anthony Salamia kasi
Nag-third place na sa stiletto race noong 2019. First time kong maka-experience ng nagsusuot ng ganun. Tapos grabe yung hirap, sobrang sakit. Nag-prepare ako. Nagko-compete kasi ako dati ng mga fun-run. Sa kanyang muling pagsabak, ang lucky charm ni Patrolman Anthony, ang kanya pa ring size 10.5 na 3-inch stiletto na siya ring isinuot niya sa una niyang laban. Matibay raw kahit galing ukay. Dito ko po tinatago banda itong stiletto. Malay natin susunod, pwede pang magamit. Ina-titinikayad ko lang yung heel ko, dapat hindi siya tatama dito. Nakaganyan. Sino nga kaya kina Patrolman Gualbi, Patrolman Brevin, at Patrolman Anthony ang tatanghaling Stiletto Race 2023 Grand Champion? Sa araw ng karera, si Patrolman Anthony parang minamalas pa ang kanya kasing lucky shoes na sira. Dito may strap yan. Nung unang takbuhan na big dash, ginawa namin ng kasamahan ko. May tali kami. Yun yung umalalay sa akin pero masakit. And let the race begin! Si PO1 Brevin, nahuhuli sa pagitan ni na Patrolman Gualbi at Patrolman Anthony. Halos 8 minuto lang ang itinakbo niya para sa halos 1 kilometrong circuit. Kaya sa kanilang tatlo, git-gitan na ang laban ng dalawang patrolman. Sa huli, ang nanguna sa finish line, si Patrolman Anthony. Kung ibibase dun sa takbuhan, pangalawa ko. Pero since may fina-follow kaming criteria, ako yung champion. Kasi sa yung nauna, flat yung edge. Nagsimula po ito na stiletto run namin way back 2019 pa. This is one way of conveying to the people na to be a woman, there is a big shoes to fill in. Existing pa rin talaga yung discriminatory practices against women. Kahit sa loob yan ng iba't ibang sektor. Kasi ngayon tinitingnan siyang mas mahina. Marami pa rin talagang kailangang bakahin para ang babae ay maging makapangyarihan sa ating lipunan. Alam mo, lalo lang natin, nai-stereotype ang mga kababaihan na nagsusuot ng high heels when in fact, hindi naman lahat ng babae ay nagsusuot ng high heels. Ang maganda, dumating yung araw na hindi na natin kinikilala ang tao kung ano man ang suot nila at dito ang basihan natin kung babae, lalaki siya or LGBT. Para sa amin, di namin mako-considered siya na form of mockery. It's more of appreciation. It's giving credit to those ladies or women na nag-e-effort para suotin yung stiletto. Para raw lubos na maunawaan ang mga paghihirap at pinagdaraanan ng iba, sa Ingles, walk in their shoes. Isang ginang binihag ng lalaking nag-amok sa loob mismo ng kanilang jeep sa Tarlac. Bakit niya kaya ito nagawa? Ito na raw ang pinakamahabang 30 minuto sa buhay ni Cecil. Hindi niya tunay na pangalan. Nang walang kalaban-laban siyang binihag ng isang estranghero sa isang pampasaherong jeepney. Si Cecil, misis ng driver ng jeep at ang suspect, ang kanilang pasahero. Inabulit yung bae. Pagkatapos, ingano sa leg. Nakita ko noon, may hawak siyang kutsilyo. May upuan doon. Kinuha ko, hawak-hawak ko. Kasi yun ang proteksyon ko. Paano ba tayo makaliligtas pare-pareho kung biglang may mag-amok? Pasado alas 6 ng umaga, nang mula bayan ng Concepcion sa Tarlac, si Cecil sumabay sa kanyang mister para mamalengke. Para po.
Kabababa lang daw ng huli nilang pasahero nung may pumara sa kanila. Nagpapatid siya. Di naman po namin alam kung saan. Kaya pinabababa po siya ni Mister. Karahin ako. Diyan lang kuya, sa kanto lang. Galit siya. Sabi niya, basta ihatin niyo ako. Bumaba ka na! Baba! Bumaba ka na! Nakaupo noon si Cecil katabi ang kanyang Mister na driver. Nung ang binatilyo, bigla siyang brinaso. Ihatid na kita, huwag mo siya sasaktan. Huwag ka lalapit, huwag ka lalapit. Ang sabi po ng Mister, huwag mo siya saktan. Tapos po, ginaganyan po niya ako. Sige, pag lumapit ka, papatayin ko to, sabi po niya. Ihatid na kita. Nung huminto ang jeep, si Cecil, tsumempong patakas na lumundag. Pero, nahawakan po niya itong jacket ko po. Kinaladkad po niya ako hanggang doon po sa may pintuan ng sasakyan. At saka po niya ginaganyan yung kutsilyo sa akin. Ito pong isang kamay na ito, naahawak ko na po doon sa kutsilyo niya para mailayo ko po siya sa akin. Ang concerned citizen na si Bernardo, tumulong para saklulohan si Cecil. Sinasakal niya, tapos hawak niya sa leg. May upuan doon na nakatabi. Kinuha ko, hawak-hawak ko. Kasi yun ang proteksyon ko. Doon ako bumestro sa gilid ng jeep. Sabi ko, pag umanon yung kamay nito ako, abulutin ko na. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Maya-maya lang. Nung nagbago siya ng posisyon, nasasaksakin na sa dibdib. Tinayimin ko, sabay pumasok ako. Nakuha ko yung kamay niya pagkatapos. Dilabas ko yung ulo niya sa bintana, sinakal ko na. Ito ko tiyo, loko yan. Si Cecil, ligtas! Nasugat po ito. Tsaka medyo may konting gasgas lang po yung dito. Kinabukasan, masakit na po yung dito ko, dito. Tsaka po napansin ko, yung masakit po yung dibdib ko. Hindi niya po deserve ng mga magulang yung ganung experience o sitwasyon. Dahil pagmahal po yung mga magulang ko at wala pong atraso na kahit na kaninong tao. Ang suspect, dahil menor de edad, nasa monitoring ngayon ng Municipal Social Welfare Development Office. Sa paggabay ng mga social worker, nagpaunlak siya ng interview. Itago natin siya sa pangalang Arman. Malaki po yung pagsisisi ko. Kahit ko po nagawa yun. Wala man pong atraso sa akin. Nagdilim lang po yung paningin ko. Gutom. Tapos pagod po. Wow. Sumakay daw siya noon sa jeep sa Capas para umuwi sa kanyang ina sa Victoria sa Tarlac. Tumakas po kay tito ko nun para po makasama po ulit sila. Kasi mama ko po, ayaw po akong pauwiin. Tarantan-taranta na po ako nun. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Kaya sumakay na lang po ako sa jeep para po makauwi ako. Hindi ko na po kaya yung gutom. Yung pagod ko po. Bumaba ka na! Dito na raw nandilim ang kanyang paningin. Pagtingin ko, wala pong kataw-taw. Sabi ko sa isip ko, tatakutin ko lang po. Pero hindi ko po talaga kayang ituloy nun. Gusto ko na rin pong sumuko nun. Pero na-cover po ako ng bangko. Tapos yung pong pag-ano sa akin, nawalan po ako ng malay. Dahil sa sobrang gutom po. Ang pangyayaring ito, nagpaalala sa akin ang isa sa mga coverage ko, 20 taon na ang nakararaan. Ang pera hindi lang ginagastos. Taong 2003, sa kalagitnaan ng aming taping sa BSP o sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isang lalaki ang walang kung ano-ano ring nag-amok at nang hostage ng isang batang babae. Inabisuhan ko ang aking cameraman. Huwag lumapit at huwag buksan ang aming mga ilaw dahil baka lalong maguluhan ang hostage taker. May sumisigaw. Sumisigaw yung nang hostage eh. Siyempre wala kaming magawa kundi tumigil kami sa pagtitaping namin. Natakot ako para dun sa bata. At saka alam ko yung nang hostage, siyempre yung mga ganong nangyayari, wala sila sa tamang pag-iisip eh. Kaya nila nagawa yun. Ayoko sanang lumapit pero hiniling na mga security personnel ng BSP. Nakausapin ko raw ang nang hostage na pakawalan na ang bata.
Hiniling noon ang hostage taker na bigyan siya ng sasakyan pauwi ng Nueva Ecija, kapalit daw ng buhay ng kanyang bihag. Ang bata na natiling kalmado kahit pa nakaamba sa kanyang leeg ang piraso ng bote na hawak ng hostage taker. Habang papalakad na ang hostage, bigla na lamang itong sinunggaban ng isang nakasibilyang pulis. Dito na nagkagulo. Sa dami ng mga kumuyog sa kanya, hindi na nakalaban pa ang hostage taker. Nakilala ko nung suspect, nung nang hostage. Sabi niya, Jessica, tulungan mo ko. So, initial reaction ko, syempre hindi ko ma-ignore kasi may humihingi ng tulong sa akin. Pero alam ko rin na hindi yata ako yung tamang taong tutulong sa kanya dapat kasi wala akong expertise sa hostage negotiation. Apparently, the hostage taker is high on drugs. According to him, he is he's afraid that some people will kill him. Ang na-hostage noon na si Myrene, nurse na ngayon. Sa UAE na nakabase ang kanyang pamilya, pero paminsan-minsan, umuuwi pa raw ng Malate sa Maynila para magbakasyon. Tandang-tanda pa ni Myrene ang lahat ng nangyari nung araw na yon. Pinapasok na po kami sa loob ng Bangko Sentral. Hindi, hindi ako ninenervyos. Baka siya ninenervyos, gumanon pa ako. Ang sabi po nung suspect sa akin, natutulog lang daw po siya doon sa tabi, tapos pinagbabato daw po siya ng mga tambay doon sa Malate. Tapos ngayon, nagsumbong daw po siya sa mga pulis, tapos hindi daw po siya pinansin. Dito na raw siya hinostage ng suspect na nakilala sa pangalang Eliazar. Ouch, huwag mo masyadong diinan kasi ang sakit. Kung may anak ka, isipin mo anak mo din ako tapos ginagawa mo to. Hindi mo ba naiisip na may pamilya ka din? Parang ganito ganyan. Yun yung mga sinasabi ko sa kanya. Bigla na lang siyang hinablot. Ginawa ko agad, punta agad ako sa ilalim kasi dinumog siya eh. Sobrang dami, di ko na alam. Basta gapang lang ako ng gapang. Mabuti na lang daw at galos lang ang kanyang natamo. Alam niyo, first time niyakap ko si Daddy. Hindi kasi ako yung parang showy na bata. Parang matigas po yung ulo ko. Yung parang binigyan ako ng chance na mayakap siya. Parang ayun. Nakita ko rin yung humanity. Naawa ko dun sa bata, pero nakita ko rin yung gano'ng kadesperado yung hostage taker. Alam ko na sa likod nung mamang yon, yung nang hostage, isa rin siyang tatay, isa rin siyang katulad din natin. Humingi naman daw ng tawad ang suspect sa presinto sa pakiusap na rin ng mga kaanak ni Eliazar. Ano lang po talagang naka... Hindi na rin nagsampa ng kaso ang pamilya ni Myrene. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit sa kanya kasi si Papa Jesus nga nagpapatawad. Ba't pa ako? Siyempre, mag-move on na lang. Sana okay na po siya. Masaya po siya ngayon. Kasama niya yung family niya. Hinanap ng aming programa si Eliazar. Limitado lang ang alam ni na Myrene na detalye tungkol sa kanya maliban sa apelyido nitong Placera. Wala na ring records ang Manila Police District sa suspect. Hanggang sa may napagtanungan ang aming team na nagmula sa Nueva Ecija na ang apelyido katunog ng una nang naibigay ni Myrene na apelyido ni Eliazar na Placera, Blackera. Familiar po ba kayo sa mukha po nito? Si Rex. Taga saan po sila? Diyan po yan. Magandang hapon po. Familiar po ba kayo sa lalaking ito po? Kaano-ano niya si Eliazar? Balikan natin ang incident sa Tarlac. Si Cecil, hanggang ngayon, may trauma. Oh, gusto ko pumakulong siya. Ituloy kaya ni Cecil ang pagsampa ng kaso laban sa suspect.
May pagkakataon lang po kasi makausap po siya. O sakali pong makaingay po ako ng esensya, tawad. Ano nga ba ang mga dapat gawin kapag naipit sa ganitong sitwasyon? Ang mga aral sa hostage-taking incidents noon at ngayon. Susunod na! Ang hostage taker sa Bangko Sentral ng Pilipinas taong 2003 na nakilala sa pangalang Eliazar. Sinubukang hanapin ang aming team. Nakarating sila ng Silang sa Cavite. Magandang hapon po, magtatanong lang po sana. Familiar po ba kayo sa mukha po nito? Sino po ito, sir? Si Rex. Taga saan po sila? Yan po yan. Yun! Magandang hapon po. Familiar po ba kayo sa lalaking ito po? Po? Kapatid niyo po? Andito po ba siya, ma'am? Bago raw nangyari ang insidente noong 2003, napansin na daw ni Shoni na madalas balisa ang kanyang kapatid. Nagsara raw kasi ang pinasukan nitong construction company. Naghahanap siya talaga ng trabaho para meron siyang income. Gusto niya po kasi talagang magtrabaho, kumita, para makatulong. Pagala-gala raw noon si Eliazar sa Maynila hanggang meron daw sa kanyang nangursunada, kaya siya nagsumbong sa pulis. Pumunta siya ron sa Presinto 5, humingi siyang tulong. Hindi siya pinansin. So ang ginawa po niya, nanay, hostage. Ito na rin daw ang nakitang paraan ni Eliazar para makahingi ng sasakyan na mag-uuwi sa kanya, sa kanyang pamilya, sa Nueva Ecija. Kaya gusto niya mapunta ng Nueva Ecija kasi may isang kapatid po kami doon. Nalaman namin na taong 2005 o 2 taon matapos siyang mang-hostage, si Eliazar sumakabilang buhay na. Napakabait mo ni Lizel Takera, ma'am. Sobrang sakit. Samantala, si Cecil na binihag ng nag-amok na binatilyo sa Tarlac, desididong magsampa ng reklamo. Gusto ko pumakulong siya para po hindi na niya maulit yung ginawa niya. Pero ayon sa mga otoridad, ang kaso ni Arman, mas maituturing na attempted homicide. Wala naman daw kasi itong naging kondisyon o demand mula sa kanyang bihag. Kung siya ay mapapatunayan at mahahatulan po ng korte, maaari po siyang maharap sa minimum sentence na period na 6 months or a maximum sentence po ng up to 4 years and 2 months. Under the Republic Act 9344, yung Juvenile Justice Welfare Act, pag minor below 18 years old, pwede siyang mag-community-based program or sa rehabilitation center siya mapupunta. Pero ayon sa PNP sa Capaz, una na raw pumirma ng affidavit si Cecil na hindi na nito idedemanda ang suspect. Hindi ko na po siya kakasuhan, lalo na po kung willing naman po siyang mag-sorry sa akin. Para po magbigyan po natin siya ng pagkakataon na magbago. May pagkakataon lang po kasi makausap po siya. O sakali pong makaingay po ako ng pasensya, tawad. Nag-come up kami sa intervention plan. Talagang kailangan yung close supervision and yung support services on the child. Sinamahan ng aming team si Cecil na magpakonsulta sa doktor. Hindi na masakit ang ulo. Ipinakausap na rin siya sa isang psychologist para magabayan sa pagproseso sa kanyang pinagdaanan. Yung pong mga nakakaranas ng traumatic experiences, lalo na po yung life-threatening tulad po sa case ni nanay, ayun yung po yung mga nakakaroon ng acute stress disorder or post-traumatic stress disorder. So importante na mayroon tayong outlet na ilalabas natin kung ano man yung hindi magandang na-feel natin, nararamdaman. Meron tayong pwedeng malapitan. Sa mga sitwasyon po na may bigla pong mga nag-aamok, tignan po natin yung ating mga emergency exit, yung ating mga pwedeng pagtaguan, kung meron pong makukuwang anumang bagay na pwedeng pang-depensa. Sa sitwasyon na wala pong masyadong tao, mas maganda po na mag-ingay
upang pong makakuha po ng attention po ng iba para po tayo ay matulungan. Ang body defense is ilalayo natin yung leeg natin sa kutsilyo. Then yung free hand, double control, at yung shoulder natin ipipress para hindi na bumalik yung kutsilyo sa katawan natin. Then, i-release mo tong hand na to and elbow strike. Ang situation ngayon is pinababa ka sa sahig at umupo sa'yo. Tawag natin dun is pull mount. Para itigil yung saksak, okay, i-hook natin na C-grip para hindi siya mag-recoil at kontrolado nyo na yung kamay. Punch, counter-attack. Dito, full weight ko is nasa kamay niya at ground and pound. Pwede na ako tumakas. Kung meron pong mga nag-aamok, ang ginagawa pa rin po natin dyan is maximum tolerance as much as possible kung pwede pong kausapin. Kapag po ang ating biktima ay nasa panganib na po, we must deploy a reasonable force to neutralize the suspect. Sa ganitong mga krisis, bukod sa maayos na negosasyon at kalkuladong aksyon, ang prioridad o misyon ng mga sangkot hanggat maaari mailigtas ang buhay ng lahat. Isang 32 anyos na lalaki mula Zamboanga City ang lagi raw hinihiwalayan ng karelasyon dahil sa pinakatatago-tago niyang sikreto na handa na raw niyang putulin. Halos lahat daw ng mga lalaki dito sa barangay Talon-Talon, Zamboanga City dumaan sa mapagpalang kamay ni Tatay Mariano. Uncle Mariano. Si Mariano. Si Uncle Mariano. Si Uncle Mariano din. Si Tatay Mariano kasi ang nagtutuli rito ng depok-pok. Halos-halos man ng mga barangay-barangay din mo ato sa kuha. O sa akong estimate na yung mga sobra 2,000 diya. Ang gamit niya, ang kanyang mahaba at makinang na itak. Kinahanglan, limpyo yun ang imong sundang. Dili yung taya ng sundang imong gamiton. Kaya ma-disgrasya o niyang kuha ma-ipix. Itong bayabas, amo nang ginakuan, ginatambal ko sa ilang samad. Tapos muna ginausap na ako. Tapos ipakuan ako ang dugaan sa ilang samad para makubol ang samad sa bat sa ilang pare. Ang mga kabataang lalaki, umurong na ang umurong. Pero wala nang urungan. Dog! Bali wala yan. Ayo ba mga bata ang muhatag sa ako sa unang panahon og 20 na poy wala, okay lang na sa ako ay murag tabang po na ako sa ila. Pero ang isa sa kanilang mga kabarangay na itago natin sa pangalang Alex. Kahit paraw anong pukpok sa kanya, talaga raw mahina ang loob niya pagdating sa ganitong mga bagay. Ready na ba kayo sa kanyang big reveal? Ako po ay 32 years old at inaapin ko po, hindi pa po ako tuloy. Grade 6 daw si Alex nung una niyang plinanong magpatuli. Dumating na yung araw na sa operation, parang natakot ako. Takot ako sa dugo. At that time, hindi din ako yung tagpus. Parang nilagnat ako, kaya yun siya, hindi siya natuloy. Sa puntong yun na raw siya, nagsimulang maging malihim. Minsan may isa akong kaklase na tinanong ako kung tuli ba o hindi. Hindi ako sumagot. Pakiramdam ko, sobrang hiya talaga. Tinago ko na lang siya. 1 year old ako, namatay po yung father ko. Si mama ko na lang po yung nagtayo sa akin bilang ama't ina. Siguro kung may tatay ako, siya na mismo mag-push sa akin na i-proceed po yung operasyon ganun. Ngunit ang kanyang sikreto, hanggang kailan niya maitatago? Lalo na nung si Alex nagsimula ng umibig. Isa sa nakapalagayan niya ng loob, ang kababata niyang si Ruby, hindi niya tunay na pangalan. Elementary pa lang, crush ko na yan siya. Lagi ko siyang chinachat kung kumusta, take care lagi. Daming nagkakagusto sa kanya eh. Ay, ang gwapo man niya, super bait niya, gentleman, humble talaga. Hanggang sa sila'y nagkaroon ng MU o Mutual Understanding. Uy, supo to? Ha? Sinong supot? Hindi, baliw supot.
pero ang kanila raw umiinit na pagtitinginan, laging nauunsyami. Ako yung nag-insist sa kanya na mag-inom kami. After noon, medyo nalasing. Ako nasa sofa, sa taas, tapos siya naman nasa baba lang. Tinawag ko siya na, kung gusto mo, dito ka nalang sa tabi ko. Nareject niya yung insist ko sa kanya. Okay lang ako. Baka ano pang mangyari, ayaw kong malaman niya. Sabihin mo na kasi, open mind naman ako. Si Alex kusang lumayo simula noon, natakot na raw siyang makipagrelasyon. Hindi ko alam kung ano yung reaction din nila sa akin. Kasi nasa Pilipinas po tayo, yun ang nakasanayan. Ang pagtutuli ay nasa Biblia, no? Nagkaroon ng pagtutuli kay Abraham nung siya ay nagkaroon ng covenant kay Yahweh. Ang kultura na ito ay nagpapakita kasi ng rite of passage. Ikaw ba ay handa na maging lalaki, na adult na? Ready ka nang kumuha ng mga responsibilidad. Makalipas ang mahigit 3 dekada, naglakas loob na si Alex na magpatuli, lalo pat nahulog daw ang kanyang loob muli sa kababata niyang si Ruby. Akong may pagkakataon na ligawan ko siya, why not? Sa pakikipag-usap ng aming team kay Ruby, meron din siyang nabanggit. Para sa akin, bilang babae, mas prepared ko yung circumcised talaga. Paano na ba yan? Humingi siya ng tulong sa aming programa. Sa age ko na to, 32. Gusto kong magpatuli, hindi pa huli ang lahat para gawin to. Nagpatingin na si Alex sa doktor. Pabado. Lakas loob na kayang lalaban si Alex o uurong siyang muli? Okay lang ba sa'yo na manligaw ako sa'yo? Ang sagot na puputol sa mahigit isang dekada nilang naunsyaming pag-iibigan. Susunod na. Isang binata mula sa Zamboanga City. Meron daw sikretong malupit. Ako po ay 32 years old at inaapin ko po na hindi pa po ako tuloy. Jahe raw at nais daw niya ngayong muling ligawan ang kanyang kababatang si Ruby. Para sa akin, bilang babae, mas prepared ko yung circumcised talaga. Hindi pa huli ang lahat para gawin to. Hanggang nitong Webes, nagdesisyon na si Alex na magpatuli. Pabado, pero excited. Laban. Ang sikretong pinakatatago-tago ni Alex sa loob ng 3 dekada, sa loob lang ng 30 minuto, tuluyan nang naputol. Hindi siya sakit. Kaya lang. Mga 20 minutes, madali lang. Kung mabuboost ko po yung self-confidence ko, maharap ko na sila na masabi ko sa nila na tapos na, tuli na ako. May stigma nga, no? Dahil kapag hindi ka tuli, maririnig natin sa mga tao na binabansagan kang support. Dapat hindi yung derogatory. Ang pagtutuli talaga ay hindi naman siya required. Pag matanda na, mga adult na, 18 years old and above, mas madali na sa akin tuliin. As compared to yung sa bata pa, mas maliit pa, minsan nakatago pa yung ari. Mas mataas ang risk for cancer ng ari pag hindi ka tuli at hindi ka malinis. Ang pokpok, no, has been done for several years na. Effective naman siya in circumcise ng mga batang Pilipino. Ang kailangan siguro doon is yung hygiene. Two, yung tinatawag na hemostasis or pagpigil sa pagdudugo. Kasi yun talagang pinaka-common na problem doon. Kala nila, parang lisensya na nila yun na dahil tuloy na sila, pwede na hindi. Sacred pa rin ang katawan natin. No woman can be touched, can be kissed, and can be unveiled unless both of them receive the sacrament of matrimony. Habang nagpapagaling si Alex sa ospital, may bumisita sa kanya si Ruby. Hello! Thank you. Dito na naglakas loob na isiniwalat ni Alex ang kanyang pinakatatago-tago. Dati nahiya nga din ako mag-open up, lalo na sa mga kakilala ko. Kasi nga, yung hiya nangingibabaw sa akin. Kaya ngayon ko lang at sa tulong nila na solusyonan yung problema ko. Sorry kung hindi ko nasabi sa inyo noon pa, kasi nga, nahihiya ako. So ngayon, ito na, success. So now you know. Yeah, the feeling. I know the feeling.
Finally, ano na, binatang. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon para magtapat na kay Ruby tungkol sa kanyang nararamdaman. Gusto ko sanang second chance na manligaw sa'yo. Kung okay lang ba sa'yo na manligaw ako sa'yo. Ano, why na? Pero parang sa akin, baka hindi naman tayo nagmamadali. Yeah. Kasi may mga plano pa sa buhay. Kung makapag-intay ka or ano, okay lang. Kung hindi, asa sa'yo yan. Okay, okay. Kasi may mga plano pa sa mga for the future. Lalo na. I respect. Para kay Alex, hindi lang it's never too late para magpatuli. It's never too late ding magtapat ng kanyang pag-ibig. Matagal na nating alam, may pera sa basura. Pero heto ang talagang pambihira. Sa Tambakan, meron din palang mapupulot na mamahaling mga relo na ang presyo posibleng umabot ng daan-daang libong piso. 8 oras kada araw ang iginugugol ni Chris, hindi niya tunay na pangalan, sa racket niyang ito sa Japan. Ang paghahakot ng basura. Magte-treasure hunt tayo. At ang basura ng iba, mapapakinabangan pa. Tatapon lang namin ito. May mga dining set pa nga. Gitara, gadgets, at kung ano-ano pa. Siguro may titira. Kaya kailangan i-empty yung bahay. Gulat ako doon kasi lahat doon, pag hindi ginagamit, natapon na. Sabi-sabi, pwede niyo uwi yan o kaya ibenta niyo. Malaking halaga daw yun. Kaya oras ang kalaban ni Chris sa pakikipag-unahan. Sa gitna ng paglilinis sa parang dagat ng basurang plastik at papel, ang kanya raw na dive sanduse ng mga lumang relo na nakasilid sa magkakaibang mga bag. Kapalagyan akong baterya sa Pilipinas, baka pwede ba kasi sayang. At nung i-post ito ni Chris sa Facebook, dito siya nagka-ideya na ang halaga raw ng kada relo posibleng pumalo ng 100,000 piso. May gustong bumili po ng 150,000. May nagsabi kasi maabot doon ng 300 to 500,000. Vintage siya nga. Totoo ba ang kanilang haka-haka? Watch and learn. Ang sanduse ng relo, pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Chris. Nung mula Japan, inuwi niya ito nitong nakaraang taon dito sa Pilipinas. 6 sa mga ito, ipinampasalubong niya sa kanyang pamilya. Maganda yatang tignan pag maisot ito. Ngayon lang ako nagkarilo ng ganito. Pero ang pinakatatago-tago niya, ang isang ito, na ang strap, kulay silver at gold, may kabigatan at may simbolo na parang corona. Rolex pala ito. Eh, pwede na 20. Ang mura naman tang. Eh, 60 na lang. Mahal pala. Diskumpiyado ako kasi madumi kasi yung loob eh. Saka parang luman-luma na siya. Kaya sinusot ko lang ordinaryo. Hanggang 1 tinapat ko siya sa araw, nakita ko kumikislat parang ginto yung gilid niya. Nung pinos ko po, may gustong bumili po ng 150,000. Kung genuine daw yung makina, maaari pang tumaas. Hindi ko ina-expect na may pera din pala sa basura. Bukod pa ito sa naiwan sa kanyang 5 pang mga relo na karamihan wala ng baterya, nagbabaka sakali siya na posibleng libo-libo o daan-daang libo pa ang halaga ng mga ito. Yung Citizen Homer, yung Wired Chronograph, tapos yung Alba Chronograph, tapos Zenit Valentino Rossi, abot ng 400,000 siguro. Kasi luma na daw yung mga vintage. Highly collectible na daw yun. Sa tanang buhay daw ni Chris, hindi raw siya nakapagsuot ng mamahaling relo. Mahirap lang po kami. Minsan nangangarap din ako, sana makapagsuot din ako ng ganyan. Kaya ganun na lang kung ingatan niya ang mga relo na napulot niya sa basurahan. Binabalot niya ito sa bimpo, inilalagay sa bag, at saka isinisilid sa maleta. Iniingatan ko kasi baka magalaw ng mga bata. Sinecure ko na, kinandado ko na rin sa maleta. Kung sakali raw kasi na may halaga ito, malaking tulong, lalo't meron siyang sakit.
oras din ang kanyang kalaban. Noong 2019, nagkaroon ako ng hyperthyroidism. Yung puso ko mabilis ang tibok, mabilis ang mapagod. Namaya talaga ng gusto. 75 kilo, naging 55 ako. Hindi rin ako napagtrabaho. Malaking tulong na po yun kasi una po sa maintenance ko. Lumapit si Chris sa aming programa para mapasuri kung legit ba talaga ang mga relong na pulot niya sa basura. Ang kutob ko, authentic naman siya kasi kinukulit ako ng mga buyer na gustong biling kaagad. Susunod sa pagraraket-raket ni Chris bilang kolektor ng basura sa Japan, meron siyang nahukay na yaman. Isang dosenang vintage na mga relo na ang presyo kada isa, posible raw umabot ng 100,000 piso? May nagsabi kasi umabot doon ng 300 to 500,000. Kaya nagulat ako, mahal pala yun. Tinatignan ko siya doon sa gumagawa ng relo. Sabi nga, vintage siya ngayon. Kahapon lang, ipinasuri niya ang mga hawak niyang relo. Bubuksan ko para makita ko kung rare o original. Pero 1601, may nakatatak eh. Katatak. Ito, gold dito eh. Ang halagang ng relos na ito is... Time's up! Dahil ang takdang oras para malaman ang sagot. Susunod na! Ang laki pala. Sabi. Ano, ako na bibili. Sa pagraraket-raket ni Chris bilang kolektor ng basura sa Japan, meron siyang nahukay na yaman. Isang dosenang vintage na mga relo na ang presyo kada isa, posible raw umabot ng 100,000 piso? May gustong bumili po na 150,000. May nagsabi kasi umabot doon ng 300 to 500,000. Para makumpirma ang kanyang hinala, nag-research si Chris. Tatanggalin mo doon yung bracelet. Sa ilalim, meron siyang serial number. Saka sa ibabaw, meron siyang reference number. Base sa tumingin ditong alahero, ang luxury watch daw na napulot ni Chris sa basura, posible raw na isa sa pinakamahal na relo sa mundo. Ang katulad nga raw nito, isinuot pa ng kilalang civil rights leader sa Amerika na si Martin Luther King Jr. 1601, yung model daw nun. Ayun po daw ay Rolex Datejust, two-tone, 1968. The more na vintage, the more na mas mahal daw. Ipinasuri ni Chris ang mga relong hawak niya sa kilalang eksperto sa mga relos na si Andrew Ernesto o si Mang Andy na 4 na dekada nang ito ang pinagkakaabalahan. Sino-sino po yung mga sikat na mga taong naging kliyente? Politician, mayaman, mga artista. Pinagawa sa akin, Paul Newman yun eh. Halaga nun, mga 12 million. Ngayon po, kinakabahan pero excited din para sana po positive kung maaari para makahinga po na maluwag. Pag rare na luma, mas mahal. Pag tumagal na yan, wala na sa market yan, tataas na yan. Una niyang tinignan ang Diomano vintage watches na dala ni Chris. Ano yung presyo niya, sir? Ayan, no? Dususin to. Mabibinta pa ng 10,000 yan. At ganyan yan. Iba naman, sir. Ito, wala to. So, okay lang. Ano to? Panis ito. Sunod niyang sinuri ang Diomano branded na relo. Oras na para malaman ang sagot. Bubuksan ko para makita ko kung rare o original. Pero 1601 may nakaano. May nakatatak eh. Katatak. Ibig sabihin, date just nga. Original naman. Wala namang kalawang eh. Maganda oh. Kahit 100 years, aabot to. Grabe. Ito, gold ito eh. Ito. Eh kung sakaling ibebenta ko po yan, magkano po aabot eh? Simulan mo sa 300. Eh, alok mo ng 300. 300,000? Oo. Ang laki pala. Oh, ang ini-expect ko nga lang, mga 50,000, 60,000. Oh, sige, ako na bibili. Para na rin ako nakatama, tumama sa loto nito.
kung nadala na sa Pilipinas yung mga gamit, ang mga batas na ng Pilipinas ang mag-a-apply. Sa ating batas, yung actual possession ay nagbibigay ng tinatawag nating disputable presumption o yung prueba na kanya na yon para dun sa mga gamit na naibigay na sa kanya at kinuha niya yung mga ibang tinapon na nalipat na sa kanya yung pagmimay-ari nun. May sarili kasing konsepto ang mga hapon na katumbas ng minimalismo, no? Ito ang dansari. Ano yung pinakamahalaga, yun ang itatago mo. Yung least important, yun ang kailangan mong itabi o itapon na. Minsan talaga, ang oras ng swerte. Simulan mo sa 300. 300,000? Oo. Ang laki pala. O timing nito, sakto! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.